madalas tayong mamangha kapag nakakakita tayo ng isang bodybuilder dahil sa ganda ng kanilang mga katawan. Well, na-achieve nila ang lahat ng ito dahil sa matinding disiplina at pagsusumikap. Pero ang mas nakakamangha ay yung makakita ka ng mga hayop na nagtataglay ng maskuladong katawan. Totoo, may mga hayop na mapagkakamalan mong member ng Fitness First o Gold's Gym. Panoorin ang video hanggang dulo at dito nyo makikita ang mala Arnold Schwarzenegger na kangaroo, ang pinakamaskuladong uri ng baka sa buong mundo, ang kambing na nagbubuga ng sapot, ang pusa na lumiliwanag sa dilim o glow in the dark, ang manok na nagkakahalaga ng 100,000 pesos ang isa, ang pusa na dalawa ang mukha at marami pang iba. Lahat ng iyan dito sa ating top 10 pinaka-unusual na hayop na ngayon mo lang malalaman. Number 10, maskuladong baka. Kung mahilig ka sa corned beef o bulalo, abay baka ang karneng kinakain mo ay mula sa Belgian Blue Bull. Isang uri ng baka na higit doble ang volume ng kanilang muscles kumpara sa normal na baka. Ang tawag dito ay double muscled, paraan ng pagpapalaki sa mga hayop na huntawagin ay genetically modified animals. Sa unang tingin pa lang ay halata mo na kagad ang kanilang mala chocolate heels na katawan dahil sa mga umbok ng kanilang muscles na halos wala ka nang makitang signs ng taba sa mga ito. Ang bakang ito ay matatagpuan sa ilang parte ng Europa at ang isa sa pinakamalaking source ng gatas at karneng baka ng nasabing bansa. Number 9, asong nananapak. Pasok kayo, hindi nangangagat ang aso namin, nambubugbog lang. Well, hindi literal na susuntukin ka ng asong ito, pero ang pitbull ay isa sa uri ng aso na kapag nakita mong papalapit sa'yo ay siguradong taas-baba ang Adam's apple mo sa paglunok. I mean, tignan nyo naman ang katawan ng asong ito. Mula sa maskulado nitong katawan, malapad na ulo at malaking bunganga, eh kahit sino naman ay medyo kakabahan sa kanila. Ang pitbull ay isa sa pinakamaskulado at pinakamalakas na breed ng aso sa buong mundo. Pero kahit na mabangis at maangas ang kanilang itsura, ito naman ang kabaliktaran ng kanilang ugali. Sa totoo lang, ang pitbull ay mabait sa mga tao at ginagamit pa nga sila as a form of therapy sa mga taong nakakaranas ng emotional accident. Sa katunayan, ang mga asong ito ay napakalambing sa mga bata. Number 8, Arnold Schwarzenegger ng mga kangaroo. Well, may isang kangaroo sa Australia na nagngangalang Roger, na kung titignan mo ay mukhang araw-araw na bumibisita ng fitness gym. Tignan nyo ang kanyang itsura. Mula sa maskulado nitong mga kamay na may mga ugat pa nga, I mean, kulang na lang ay boxing gloves at pwede mo na itong ilaban kay Pacquiao. Jokes aside, si Roger ang binansagang one of the most fiercest kangaroo. Siya ay isang ganap na alpha male at may tangkad na 6'5". Naging internet sensation si Roger mula nung ma-upload sa social media ang mga larawan niyang ito. Ang isa pa nga ay kung saan makikitang niyuyupi niya ang isang balding gawa sa metal na parang isang uri lamang ng warm-up. Number 7, kaninong kapatid dito? Kung may nawawala kang kapatid, eh baka dito mo siya makikita sa sanktuaryong ito. Ito ay grupo ng mga chimpanzee na kalahi ng mga unggoy na nag-originate sa Africa. Naging viral ito sa social media dahil sa kawalan nila ng buhok sa katawan. At dahil dito ay nagkaroon ng ideya ang maraming tao kung bakit napakalakas ng mga unggoy. Tignan nyo naman ang katawan nila. Mukha silang grupo ng mga probinsyanong maton sa isang construction site dahil sa maskulado nilang pangangatawan. Ayon sa mga eksperto, ang mga chimpanzee ay higit na mas malakas kumpara sa tao. 2-3 times ang kanilang lakas to be exact. Pero di gaya ng ibang hayop, gaya ng buhaya na kaya kang paghiwalihin sa dalawa, etong chimpanzee ay sisiyaw lang kung nanaisin niyang pilasin ang iyong tenga, panga o baliin ang iyong mga daliri at iba pang delicate parts ng katawan. Number 6, super baboy. Hindi baboy na as in madumi o ano pa ang ating topic, kundi ang kakaibang uri ng baboy na ito na matatagpuan sa South Korea at China. Ang baboy na ito ay tinatawag nilang super pigs. Isa rin ito sa mga genetically modified animals. Ibig sabihin, ang mga genes ng mga baboy na ito ay minodify ng mga scientist upang lumaki ng halos walang taba sa katawan. At ang resulta, ito, mga maskuladong baboy. Malamang in the near future, pag sinabing mukha kang baboy, ang ibig sabihin pala nun ay mukha kang macho. Hoy baboy, kung ikaw ay umabot dito, ang isang subscribe at pagpindot sa notification bell ay isang malaking bagay na sa akin, mga kaibigan. Number 5, pusang glow in the dark. Lahat naman tayo ay nakakita na ng pusa, pero alam nyo ba na may pusang lumiliwanag sa dilim? Ito ay dinevelop ng mga scientists para labanan ang sakit na HIV o AIDS sa tao.
Pinili ang pusa dahil kinakapitan sila ng sakit na FIV virus na kaparehas ng sakit na HIV sa tao. Ang FIV at HIV ay parehas ang galawan. Parehas nilang pinapatay ang T-cells na lumalaban sa mga impeksyon sa ating katawan. Noong una, ang mga researchers na ito ay nakadetect ng isang protina mula sa mga unggoy na pwedeng pumuksa sa virus ng HIV. Pero kinakailangan nilang gumamit ng complicated genetic modification method para maisaksak ito sa pusa. Dito nila naisipang gamitan ito ng glow-in-the-dark genes mula sa mga jellyfish. Ang isang pusa na lumiliwanag sa dilim ay senyales na successful ang kanilang modification. Hindi pa man ito finally available sa tao, pero ang eksperimentong ito ay beneficial din sa mga pusa dahil namamatay sa kanilang katawan ng FIV virus. Number 4. Kambing na nagsasapot. Pagdating sa natural goods, alam nyo ba na napaka-valuable ng sapot ng gagamba sa ating industriya? Sa katunayan, dahil sa sobrang tibay nito, kapag natipon ay ginagawa ito bilang tali ng parachute, sapatos, home furnitures at kahit pa nga ang paggawa ng eroplano. Pero ang kumpanyang Nexia Biotechnologies ay nakaisip ng isang mas epektibong paraan para makakuha ng maraming sapot ng gagamba sa pamamagitan ng kambing. Seryoso, sa tulong ng makabagong teknolohiya, nagpasok sila ng tinatawag na dragline silk gene na mula sa gagamba sa cells ng mga kambing. Dahil dito, ang mga genetically modified na mga kambing na ito ay nagproproduce ng gatas na may kaparehong protina gaya ng sapot ng gagamba na siya namang sinasala. Number 3. 100,000 pesos presyo ng isang manok. Malamang nagtataka kayo ano ang meron sa manok na ito. 100,000 pesos sa isang manok? Ang tawag dito ay Dong Tao Chicken. Ang manok na ito ay matatagpuan at nag-originate sa bansang Vietnam at napaka-rare ang breed nito. Ito ay itinuturing na very special delicacy para sa mga royal family ng nasabing bansa. So ano ang meron dito? Ang pagpapalaki kasi nito ay umaabot ng ilang taon mula sa pag-aalaga, first class na pagkain na mayaman sa protina, matrabaho at metikulosong paglilinis sa katawan ng mga ito gamit ang tsaa at asin ay talaga namang top notch. At sa loob ng 500 na mga sisiu, mga nasa 10 lang ang mapipili dito. Ang karne nito ay higit na mas malasa, mas malaman at halos walang bahid ng taba kumpara sa normal na manok. Ang kulay din ng laman nito ay kapareha sa karne ng baka. Ang mga manok na may pinaka-perpektong itsura mula sa taba ng paa, pantay na lambi sa ulo at magandang tubo ng balahibo ang siyang ipangre-regalo o ibebenta sa mga elit. At umaabot ito ng $2,000 o nasa 100,000 pesos sa atin. Number 2. Hubot-hubad na manok. Nakakita na ba kayo nito? Manok na walang balahibo. Ito ay dinevelop ng mga scientist mula sa Israel, mula Rehovot Agronomy Institute. Ang main purpose nito ay para makapag-produce ng mas convenient at energy efficient na mga manok na kayang mamuhay sa mga maiinit na lugar sa kadahilan ng mahal nga naman ang cooling system para sa mga ito. Ito ay mas madali ring alagaan at mas environmentally friendly. Isa pa ay wala ka ng tatanggaling balahibo dito, isang mabisang paraan para makamenos sa oras at gastos sa mga planta ng karne. At ang ating number 1, pusang dalawa ang mukha. Ito na malamang ang isa sa pinaka-bizarre na animal mutation sa history. Kilala ninyo si Frank and Louie, inag-isang pangalan ng Frank at Louie, dahil dalawa nga naman silang pusa na nag-share sa isang katawan. Tingnan nyo naman, madalas sa mga hayop na ganito ay tinatawag na Janus animals na usually hindi tumatagal ng ilang araw mula panganak. Pero iba si Frank and Louie dahil lumaki ito ng normal gaya ng mga ordinaryong pusa. Sa katunayan ay hawak ni Frank and Louie ang Guinness Book World of Records na longest living Janus cat. Si Frank and Louie ay may 3 mata, 2 bunganga, 2 ilong, pero iisa lang ang utak, lalamunan at the rest ng kanilang katawan. Mga kaibigan, nag-a-upload din ako ng mga iba pang interesting na videos. Bisitahin lamang ang aking channel at huwag kalimutang mag-subscribe. Yan lang muna sa ngayon, kita-kits sa susunod nating video.